Hello guys, ito na po, malapit na po ang Chinese New Year. Ano-ano po ang traditional na hinihahanda ng mga Chinese during this spring festival? Ayan, kita pa natin, ang pangunahin nila ay dumpling, hindi po yan nawawala. Kasi pinaniniwalaan nila, kasi ito for prosperity din eh, kasi kompleto na siya. May veggies, may cheese, may ano na siya sa loob. May meat, may fruits, and may sweet din. Depende sa timpla. Tsaka yan, parang courting Japanese money daw eh. Kaya yan, hinahanda nila yan para sa kasaganaan. Meron din silang catfish. Catfish or harp. Parang ano to, pinaniniwalaan ng isda kasi mabilis kumilos, mabilis ang takbo, mabilis ang galaw, mabilis ang negosyo. At kung may problema man, ang catfish ay madali ding nasosold, madali ding mabilis kasi kumilos. Meron din silang hinihandang duck or chicken that signifies also better new year ahead. At bird's nest soup, meron din silang bird's nest soup. Ang paniniwala naman po nila dun sa soup ay for feast or kapayapaan. At syempre, ang the most na talaga pong ano nila ay ang noodles. Noodles, hindi nawawala yan, syempre. Kagaya natin, pagka birthday, noodles, ano yan. That means long life or longevity para sa buong taon, nakasaganaan. At sa buong taon, at mahaba ang buhay. Longevity, noodles. At syempre, naglalagay din sila ng tray of nuts or seeds, like yung mga almonds, yung sunflower seeds, mga seeds, tsaka nuts, ayun, mga isang tray nun ng kasaganaan, mga hazelnuts, almond nuts, tsaka yung mga sunflower seeds, walnuts, ayan. And also, naglalagay sila ng rice desserts or parang mga rice cake, tikoy. Yan, diba? Sikat na sikat yan. Pati tayo, nakiki-Chinese New Year, bumibili tayo ng tikoy kasi ano daw yan. Siyempre, yun ang pinaka-dessert nila at saka sticky siya na parang nag-i-stick yung family togetherness. At saka sila pag Chinese New Year's Eve, kailangan kumpleto sila. Kumpleto ang buong pamilya. Kahit nasa malayong lugar, umuwi sila talaga to celebrate the New Year. Napaka-importante at napakahalaga sa kanila ng pagpapalit ng taon. Umuwi talaga kahit nasa malalayong lugar o nasa ibang bansa. Kung hindi sila makakauwi, ang ginagawa nila, nilalagyan nila din yung table ng spare utensils, yung pinggan, may pinggan, tapos yung binibacant nila yung seat, yung upuan nung isang family member na wala, na absent, nilalagyan pa rin nila yon para kasama din nila. Yung plate, yung seat, yung fork and knife, and ano, yung spoon, nandun pa rin, kahit wala yung tao na hindi siya nakarating. Kasi napakalaga sa kanila to, parang reunion eh. At importante sa kanila, kumpleto. Kaya talaga umuwi pa sila buhat sa malalayong lugar. Inahanda rin nila ang spring roll. Ang spring roll kasi, ano, nandun din, kumpleto na rin. May veggies, may meat, at saka parang unity din yun eh, pagsasama ng buong pamilya. Kaya spring roll, pagpapalit ng season eh, spring, during springtime, yan. Yan po ang kanilang sineselebrate, ganyan nila isineselebrate ang Chinese New Year na ina-adapt na rin ng almost yung karamihan sa mga bansa na gaya natin na Pilipinas, ina-adapt na rin natin ang kanilang ginagawa. Kasi marami ding Chinese dito sa atin eh, sa Ongpin, yan, sa Divisoria, almost ano na rin tayo, napupuno na rin tayo ng mga Chinese. At saka maganda naman yung mga ano nila, yung mga kasi kilala, alam naman natin ang mga Chinese ay mga successful sa kanilang buhay. Kaya ina-adapt na rin ng Pilipino.
At higit sa lahat ay ang kanilang kasipagan. Napakasipag po nila at napakatipid sa pera. Ayan, ultimong piso talagang pag may sukli ang mga Chinese, kinukuha talaga nila. Kasi syempre hindi naman daw mabubuo ang malaking halaga kung kulang. Diba? Napakahalaga sa kanilang piso. Pag bumili yan sa department store or sa market, talagang kung hindi mo siya nasuklian ng piso, kukuhanin po talaga nila. Oo, tama naman po yun. Mahalaga ang bawat sentimo. And salamat po sa panonood sa video ito. Siyempre, ang una sa lahat natin ay ang dalangin natin sa taas. Ang dalangin natin sa Panginoon. Yan. To God be the glory. If you like this video, please like and subscribe. Salamat po.